kaagad na makukuha ng Pilipinas ang 2 destroyer na HMS Westminster, 237, at HMS Argyle at 231 mula sa UK. Sa isang hakbang na naglalayong makabuluhang pahusayin ang kanilang maritime defense capabilities, ang Philippine Navy ay nagpahayag ng matinding interes sa pagkuha ng 2 Type 23 frigates, HMS Westminster, F-237, at HMS Argyle, F-231, mula sa United Kingdom. Ang potensyal na pagkuha na ito ay binibigyang diin ang pangako ng Pilipinas na gawing moderno ang naval fleet nito sa gitna ng lumalaking hamon sa seguridad sa rehiyon ng Asia-Pacific, partikular sa pinagtatalunang South China Sea. Ang HMS Westminster at HMS Argyle, parehong bahagi ng Type 23 frigate class ng Royal Navy, ay kilala sa kanilang versatility at advanced na technological na kakayahan. Idinisenyo para sa anti-submarine warfare, ang mga frigate na ito ay nilagyan ng cutting-edge sonar system, surface-to-air missiles, at advanced na radar system. Ang kanilang pagsasama sa hukbong dagat ng Pilipinas ay magmarka ng isang makabuluhang pag-unlad sa mga kakayahan sa pagtatanggol at pagpigil sa dagat ng bansa. Binigyang diin ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang estratehikong kahalagahan ng mga sasakyang ito sa isang press briefing sa Maynila. Ang pagkuha ng HMS Westminster at HMS Argyle ay magiging isang game changer para sa ating hukbong pandagat. Ang mga barkong ito ay hindi lamang moderno at may kakayahan, kundi pati na rin ang mga napatunayang asset sa mga operasyong pandagat. Seguridad ng ating territorial waters, Lorenzana stated. Ang potensyal na pagkuha ng 2 frigate na ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas, na naglalayong tugunan ang mga umiiral na gaps sa kakayahan at pagbutihin ang pangkalahatang kahandaan sa pagpapatakbo. Ang HMS Westminster at HMS Argyle ay nilagyan ng pinakabago sa naval warfare technology, kabilang ang Seawolf missile system para sa pagtatanggol laban sa aerial threats, harpoon anti-ship missiles, at advanced sonar para sa anti-submarine operations. Binigyang diin ni Rear Admiral Alberto Carlos, na nangangasiwa sa fleet modernization efforts ng Navy, ang mga benepisyo sa pagpapatakbo ng mga barkong ito. Ang Type 23 frigates ay kabilang sa mga pinaka-advanced sa kanilang klase. Ang kanilang pagsasama-sama sa ating fleet ay magbibigay ng malaking tulong sa ating anti-submarine at anti-air warfare capabilities, na ginagawang mas epektibo ang ating hukbong pandagat sa pag-iingat sa ating mga hangganang pandagat, Carlos nabanggit. Ang interes sa pagkuha ng mga frigate na ito ay dumarating sa panahon ng tumitinding tensyon sa South China Sea, kung saan ang magkakapatong na pag-angkin sa teritoryo ay humantong sa madalas na mga konfrontasyon. Ang Pilipinas, kasama ang estratehikong lokasyon nito at malawak na baybayin, ay partikular na mahina sa mga pagsalakay at agresibong aksyon ng iba pang mga rehiyonal na kapangyarihan, lalo na ang China. Ang pagkuha ng HMS Westminster at HMS Argyle ay nakikita bilang isang estratehikong hakbang upang mabalans ang lumalaking presensya ng hukbong dagat ng China sa rehiyon. Naniniwala ang mga analis ng depensa na ang mga frigates na ito ay magbibigay sa Philippine Navy ng mapagkakatiwalaang deterrent na magpapahusay sa kakayahan nitong subaybayan at tumugon sa mga potensyal na banta sa pinagtatalunang karagatan. Ang potensyal na pagkuha ay nakakuha ng atensyon mula sa internasyonal na komunidad, na may mga reaksyon na sumasalamin sa mas malawak na geopolitical dynamics. Ang Estados Unidos, isang pangunahing kaalyado ng Pilipinas, ay tinanggap ang hakbang. Sinusuportahan namin ang pagsisikap ng Pilipinas na pahusayin ang mga kakayahan ng hukbong dagat. Sa kabaliktaran, ang China ay nagpahayag ng mga alalahanin sa potensyal na pagkuha.
ang isang pahayag mula sa Chinese Foreign Ministry ay humimok ng pagpigil at binigyang diin ang pangangailangan para sa mapayapang pag-uusap upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan. Umaasa kami na ang mga regional na bansa ay tututuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa pamamagitan ng diplomatikong paraan, sa halip na lumalala ang mga tensyon sa militar, ang pahayag ay binasa. Domestically, ang potensyal na pagkuha ay natugunan na may malawak na pag-aproba. Pinuri ng mga opisyal ng gobyerno, mga eksperto sa pagtatanggol, at pangkalahatang publiko ang mga pagsisikap ng Navy na gawing moderno ang fleet nito at protektahan ang pambansang soberanya. Binigyang diin ng mga mambabatas ang kahalagahan ng patuloy na pamumuhunan sa modernisasyon ng militar upang matugunan ang mga umuusbong na hamon sa seguridad. Si Senador Panfilo Lacson, miyembro ng Senate Committee on National Defense and Security, ay nagpahayag ng kanyang suporta sa potensyal na pagkuha. Ang modernisasyon ng ating mga naval assets ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng ating soberanya at seguridad. Kung sakaling magpatuloy ang pagkuha, ang pagsasama ng HMS Westminster at HMS Argyle sa hukbong dagat ng Pilipinas ay magsasangkot ng mga komprehensibong programa sa pagsasanay para sa mga Pilipinong mandaragat na nakatuon sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga bagong sasakyang pandagat. Ang magkasanib na pagsasanay sa mga kaalyadong hukbong dagat ay pinlano din para mapahusay ang interoperability at tactical na kasanayan. Ang potensyal na pagkuha ng mga frigate na ito ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba para gawing moderno ang armada ng Philippine Navy. Ang mga plano ay isinasagawa na upang magbigay ng mga karagdagang sasakyang dagat ng mga advanced na sistema ng depensa, na tinitiyak na ang Navy ay nananatiling may kakayahang tugunan ang kasalukuyan at hinaharap ng mga banta. Ang interes ng Philippine Navy sa pagkuha ng HMS Westminster at HMS Argyle ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa patuloy nitong pagsisikap sa modernisasyon. Ang mga advanced na frigate na ito ay hindi lamang magpapahusay sa mga kakayahan sa pagpapatakbo ng Navy, ngunit magpapalakas din sa kakayahan nitong protektahan ang mga interes ng maritime ng bansa sa gitna ng isang masalimuot at mapaghamong kapaligiran sa seguridad sa rehiyon. Habang patuloy na namumuhunan ang Pilipinas sa mga kakayahan nitong pandagat, binibigyang diin ng potensyal na pagkuha na ito ang pangako nito sa pagpapanatili ng katatagan ng rehiyon at pagtiyak ng pambansang seguridad.